So yun, what's up mga lods? Ito yan na nga, nagpabalik na naman tayo para sa panibago nating YouTube video. And sa video natin ngayon mga lods, ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang Cebuana Lowellier Micro Savings. So ang micro savings po ng Cebuana Lowellier is kagaya lang din po ng typical savings account ng ibang bangko kung saan pwede kayong mag-deposit ng pera nyo and magkakaroon po ito ng interest. Ang kaibahan lang po ng micro savings sa ibang savings account na ibang bangko, yung micro savings po is hindi nyo na kailangan ng maintaining balance. So kahit zero po yung balance nyo dito is hindi po magka-close yung account nyo compare sa savings account ng ibang bangko na kung saan kailangan nyo ng meron kayong 1,000 na balance or 2,000 o kung magkano naman yung maintaining balance ng savings account sa ibang bangko. So, micro savings din po is napaka-convenient and affordable po. Napaka-mura kung gusto nyo mag-open ng account. Then, kahit 7 years old, pwede na pong mag-open ng account. So, kailangan lang may guardian na kasama kapag mag-o-open ng account. So, 7 years old and above po, pwede mag-open ng savings account na to. So, paano nga ba mag-open ng savings account? So, una ang gagawin nyo, punta kayo sa pinakamalapit na Cebuana Lowellier branch dyan sa lugar nyo. Kung gusto nyo naman sa pinakamalayo, pwede rin naman po. Pero, ayun nga, punta kayo sa pinakamalapit. And then, kailangan nyo lang po mag-present ng isang government-issued ID or any valid ID po. Kung minor, kagaya nga kanina, di ba sabi ko pwede na 7 years old and above. And kung minor pa lang, pwede pong gumamit ng birth certificate or yung NSO or yung PSA. So, pwede po yon. And sa mga estudyante po, is kung wala naman silang ibang valid ID, wala silang ibang government ID, pwede pong gamitin yung student ID. Basta naka-enroll lang po talaga sila sa school. So, ngayong pandemic is wala naman atang nag-i-issue ng student ID. So, hindi ko alam. Pero sa amin kasi is hindi sila nag-i-issue ng student ID. So, ayun, pwede po yung birth certificate gamitin. So, yung TIN ID po and yung PhilHealth ID is kung yun po ang balak nyong dalhin, medyo mahirapan po kayo kasi yung ibang branch is hindi po tinatanggap yung TIN ID and yung PhilHealth ID. Ewan ko, sa ibang branch siguro ganun kasi nga yung TIN ID is madali siyang pekein. Minsan kunwari nakuha ng TIN ID, minsan peke yung napupunta sa'yo. Pero kaya make sure lang na authentic yung TIN ID or yung PhilHealth ID nyo kung yun ang gagamitin nyo para hindi kayo magka-problema. So, yan. Kung meron na kayong government ID, okay na kayo sa ID nyo. Kahit anong valid ID naman yan, pwede. Yun. Kung okay na kayo doon, meron lang kayong pipilapad na form. Sa pagkakatanda ko is madami yun. Sulat nyo doon yung pangalan nyo, yung beneficiary. Basta, madami yan. Fill upan nyo lang lahat. Then, kapag tapos na kayo mag-fill up ng form, ibigay nyo na, ibalik nyo na dun sa parang cashier kung yun nandun sa loob ng Cebuana yung nagkatrabaho dun. So, yun. Ang babayaran nyo lang po dito is yung card. Kung dati, yung white card na tinatawag nila, ang bayad lang dun is 100 pesos. Pero, as of June 2021, hindi na po sila naglalabas ng white card. So, meron na kasi silang bagong card which is yung blue card. And, ang bayad na po doon is 150 pesos. So, kailangan maganda na kayo ng 50 pesos. Then, meron po dapat na initial deposit. 50 pesos po ang initial deposit. Pero, pwede din naman po mas mataas sa 50 kung gusto nyo. Kahit 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos yung ilagay nyong initial deposit is pwede po. Pero ang minimum is 50 pesos. So, bali, ang magagastos nyo sa pag-open ng micro savings account is 200 pesos or more. Optional naman kung mag-deposit kayo ng sobrang taas na halaga. Pero 50 pesos nga ang minimum nila.
So yan, makukuha nyo na din po kagad yung card nyo, yung savings, yung blue card nyo. Kapag nabayaran nyo na, is makukuha nyo na, pwede nyo nang iuwi yung card sa araw na din na yun. So yan. Then, ano ba yung mga kailangan nyo malaman sa micro savings account nyo? Ito lang po yung mga ilan. So, kung may mga tanong kayo, is pwede nyo naman i-comment yan sa comment section. So, kapag meron po kayong savings account, magkakaroon po ito ng interest na 0.3 per annum or per year. 0.3%. So, okay na yun kaysa wala. Then, kailangan nyo muna magkaroon ng 500 pesos na balance doon sa account nyo bago ito mag-start na magkaroon ng interest. Then, sa maintaining balance naman po, is sinabi ko na kanina na kahit zero yung balance nyo is okay lang. Wala naman kasi silang maintaining balance. Kahit zero pa yan, hindi yan magko-close. Then, dormancy period po, wala din. Kahit wala kayong transaction sa loob ng isang buwan, isang taon, or dalawang taon, okay lang. Wala po kayong magiging problema kahit wala kayong transaction ng sobrang tagal. Ngayon, magkano yung maximum account balance? So, sa micro savings po is hanggang 50,000 pesos lang. Kapag na-reach nyo na yung 50,000 pesos, pwede naman po kayong na mag-upgrade doon sa isa pa nilang account, which is sa susunod na video pag-usapan natin kung ano yun. Dahil lahaba ang video kapag sinabi ko pa yun dito sa video na to. So, yan. Magkano ang deposit amount natin? So, kung gusto nyo mag-deposit ng pera, minimum po nila is 50 pesos. Apo, 50 pesos lang. Pwede na kayo mag-deposit. And ang pinakamataas naman po is yung 50,000. Sa deposit po yun, mga lods. Then, sa deposit fee is libre po. Wala po kayong babayaran na deposit fee. And sa withdrawal amount naman po, ang pinakamababa po is 50 pesos. 100 pesos, I mean, correction. 100 pesos po ang minimum na withdrawal amount. And ang pinakamataas naman po is 5,000 pesos. So, yun lang po. 5,000 po ang pinakamataas. And yung withdrawal fee ay libre din po. And sana sa future is libre pa rin siya. Then, number of allowed withdrawals per day, or kung ilang beses lang kayo pwede mapag-withdraw sa isang araw, is 3 beses lang po. Kapag na-3 beses na po kayo, is kinabukasan na uli kayo makakapag-withdraw. So, ayun lang po. 3 beses lang po. And, yun lang yung mga kailangan nyo malaman. And, kung may mga tanong pa kayo, is comment nyo lang dyan sa comment section natin and gawa natin ng video yan. So, yun lang. Thanks for watching, mga lods.